insurgency is only 52 years and they were able to resolve it. Pero tayo, we are more than 52 years. Ang amulo po sa lahat, kailan natin punihin ito. Okay? Kung hindi natin uumpisaan ngayon, kailan? Kung hindi tayo ang maghihinto, sino? Sino sa atin ang mag-uumpisa? Are we going to wait that our children, the children of our children will be victims of this leftist group? Okay? Wala naman siguro may gusto niyan. Okay? Sabi nga nila, eh kasi ang dami ang susupunsi. Eh kasi ang dami ang susundalo rin. Well, we must admit to the fact that it happened. Totoo pong nangyari. Hindi po tayo mag-deny. Pero, these are the things of the past. Ito po yung mga nakaraan na administrasyon noong na pa na hindi rin mapigilan yung abuso. Pero ang tanong ko, hindi rin ba't abuso rin ang ginawa nila? Lalong-lalo na sa mga inosyenteng bata, inosyenteng mga kababayan natin na naging biktima sa kanilang pangakuso. O hindi ba't parehas ng rape? Ilan sa kanila naging biktima ng rape? Ilan dito ang namatay na walang kalaban-laban? How many were purged? Ilan dito ang binarin niyo sa ulo? Nang dahil ang pinagdudahan ninyo na asit ng gobyerno, tanungin ko kayo, magagaling na congressman ng mga kalimang grupo. And I am addressing this again and again sa inyo. Okay? Kailan ninyo iinto o katarantaduhan nito. Okay? So, lang to. Anong mga eskwela na nandyan? Okay? So, itong tanong ko sa inyo. Ilang estudyante pa ang lolokohin natin? Okay, di ba? Oh, marami naman kayong congressman na nandyan. Uunahin nyo yung mga anak nyo. Dali nyo sa bundok. Maganda man kayo yung adikain natin. Oh, samahan ko pa kayo. Oh, I'm challenging that. So, ilabas nyo itong sinasabi ko para marinig nyo. Okay, kung maganda yung adikain nyo, unahin nyo yung mga anak ninyo. Ang problema, yung iba na saan? Oh, hindi ba ito sa Europe? Oh, kita mo. Oh. Sarap ng buhay. Oh, samantalang yung ibang bata, ayaw niyo ibigay sa sarili ng magulang. So, eh, kala ko pa maganda yung adhikain niya. Ba't yung mga anak niyo nasaan? Ng servisyong tama, tapat, tapang at malasakit para sa mamamayan. Ang ating napakagaling, masipag at matikas na regional director ng SRPO, Police Major General Vicente Lupa Danao Jr. Kindly take your seats. Yan, dito ako kasi nagsasayaw ako pagka nagsasalita ako eh. Okay. Anyway, una sa lahat, gusto po namin batiin ang ating mahal na Mayor Honorable Marcelino Todoro, duly represented by our Vice Mayor Marion Andres. Palakpakan naman po natin. Yan, at siyempre ang ating Barangay Captain sa Marikina Heights, si Punong Barangay Miguel Punsalan. Ayun. Okay. Sampo po ng ating Philippine National Police na narito ngayon. Gusto namin batiin ang lahat, lalong-lalo na ang ating mga Barangay Captain, ang ating mga SK Federation na nandito, led by our KKK President, no? Si Mr. Jan Carlo Ponce, eh kami po ay bumabati sa inyo. Magandang hapon. Magandang hapon po sa inyo lahat. Okay. So, narinig niyo po ba yung mga lecture natin kanina? Okay naman. Okay, so nakita niyo po yung mga revelations kanina. Well, unang-una siguro natatanggap kayo bakit nandito po kami. Okay. Number one,
The main purpose kung narito po ang inyong kapulisan is first, syempre, it's about anti-illegal drugs campaign. So, alam niyo naman po yung in-effects niya. Number two, it's about anti-criminality campaign. Okay? So, siguro, nakataka kayo, ano ba ang pwedeng may tulong ng LGU dyan sa ating anti-criminality campaign? Okay? Alam niyo po ba na ang krimen ay pwedeng mangyari kahit mismo sa harapan ninyo nang dahil sa tatlong factors na to. Alam niyo po ba yan? Yung mga bagay na kailangan ko, yung iba dyan pagkakarinig na kailangan ko. Okay? Yan. Okay. Tingnan niyo po ito. Meron po tayong slide show dyan. Slide. Okay? Ang tatlong krimen o ang krimen ay nangyayari if there are three factors. Itong tatlong factors po na to, pag nakumpleto ito, definitely, a crime will happen right in your presence. Ano po kaya yung number one sa tingin ninyo? Okay, o ibigay ko na yung dalawa para mas mapapadali natin. Number one, ang kriminal, pag meron ill motive o kung meron masamang layunin sa kanyang kapwa, gusto niya magnakaw, gusto niya pumatay, gusto niya mag-rape, gusto niya magbenta ng droga, definitely, ang motibo ay nandyan. Motibo? Yeah. Okay? So, ang isang kriminal, definitely, there is an ill motive. Motibo. And definitely, pag ikaw ay aakyat sa bahay, papatay ka, gusto mo mag-rape, gusto mo magbenta ng droga, definitely, lagi kang may dalang ano? Instrumento. Okay? Instrumento. Motive, instrument. Siyempre, hindi ka pwede pumatay. Pag pampitik ka ng dala mo, pwede kang magdala ng baril, kutsilyo, pliers, screwdriver, pag magbenta ka ng droga, part of the instrument, as an evidence, is the drug itself. Okay? So, lahat ng kriminal, definitely, meron ito. Dalawa. Motibo, instrumento. Ano lang ang kulang sa tingin ninyo? SK. Droga. Tama po kayo? Anyone guess? Sa mga barangay captain natin, ano sa tingin ninyo? Siguro, bakit nangyayari yung krimen dito? Okay? Bakit nangyayari kahit sa harapan ninyo mismo? Bakit nangyayari? Isa na lang ako na. Definitely, a crime will happen. Pag meron ng tatlong yan, kahit anong krimen, definitely, it will happen right before your eyes. Ano lang ako na. Anyone guess? Sa mga kapitan? Asan yung sabi? Halika. Si Kuya. Ito, marami akong narinig na lecture. Halika, Kuya. O, yan ha. Ano nga kanina, Kuya? Portability. Ayan, okay. Ganito ha. Every time na may pupuntang komplainan sa istasyon, sabi niya, sir, alam niyo, kagabi, nanakawat po kami. Okay? Eh, ang tanong naman ng polis, eh, sir, will you kindly tell us the circumstances? Bakit nanakawan o napasukan yung bahay niyo? Okay? Why did the crime happen before your eyes? Nakita mismo ninyo, binaril yung tao sa harapan ninyo. Pero if you will try to recall back the circumstances, number one, sabihin na lang natin, yung ginawang pagnanakaw sa loob ng isang bahay. Sabi nung may-ari, kaya alam nyo sir, kagabi, nagkainuman kami, medyo nakasarapan ang inuman. Nakalimutan kong isara yung pintuan. Nakalimutan kong ipadla yung aming bintana. Okay? So sa tingin ninyo, sino ang nagbigay ng oportunidad
sa magnanakaw? Sa tingin niya? Sa tingin niya? Ha? Yung nalasing po. Yung nalasing. Diba? Kasi karamihan nang nangyayari, pag may nangyayari, ang lagi natin sinisisi, pulis. Tama, diba? Kung hindi pulis, ang next na sinisisi natin, si Barangay Captain. Tama po ba? Ang next na sinisisi, yung mga barangay kanon. Tama, diba? Okay. Tanungin ko kayo, ikaw mismo, na nandyan, did you do something para ma-prevent your crime? You ask yourself, have you done something to prevent the crime? Okay? One specific example, katulad ng inimbestigahan namin when I was still with the CIDG. Okay? Grabe yung reklamo ng isang mama. Sabi niya, mga putang yun ang mga riding yung tatin to, sir. Oh. Binaril yung tao sa harapan ko. Parang namin, sir, bago binaril yung tao, nakita niyo po ba yung motor na umiikot to? Alam mo yung sagot? Sabi ko, yes. Okay? Ang nagtatanong namin, did you do something? Did you do something to prevent or to report man lang yung presence ng tao na yon na umiikot sa area nyo? Sabi niya, wala. Okay? Oh, ngayon kasalanan ng polis. Okay? Bakit natin ini-stress out itong opportunity? Kasi karamihan po sa atin, let us be frank, mga kababayan ng Pilipino. Karamihan sa atin, wala tayong pakialam. Okay? Wala tayong pakialam. Kasi crime prevention, ang akala natin, ay trabaho lang ng pulis. Mali. Trabaho po natin lahat ito. Hindi lang po pulis. Remember, crime prevention is everybody's business. As a responsible citizen of this country, you should be aware, you should be, hindi mo man lang mahawakan, hindi mo man lang matalo, hindi mo man lang mapagsabihan. Wala naman sigurong magulang na gustong makita na ang kanyang mga anak ay mapariwala. Never. Wala pong magulang na ganyan. Unless kung ikaw ay responsable. Okay? Kaya nga po kami ay nagkikusa. I am an active advocate of this stop the deception ng mga maliwang guro. Okay? Ang among grupo sa lahat, lalong-lalo na po, sa ating pong mga magulang na nandito, kung hindi natin uumpisa ngayon, kailan pa? Sabi nga po ng isang speaker natin kanina, we are the longest, tayo na po ang pinakamahabang bansa na may problema sa insurgency. We already exceeded 52 years. Tayo na po ang pinakamahabang na tutulang. Yung ibang bansa na may problema ng insurgency is only 52 years and they were able to resolve it. Pero tayo, we are more than 52 years. Ang aming lupo sa lahat, kailan natin pulihin ito? Okay? Kung hindi natin uumpisaan ngayon, kailan? Kung hindi tayo ang maghihinto, sino? Sino sa atin ang mag-uumpisa? Are we going to wait that our children, the children of our children will be victims of this leftist group? Okay? Wala naman siguro may gusto niya. Okay? Sabi nga nila, kasi ang dami ang puso punis. Kasi ang dami ang puso sundalo. Well, we must admit to the fact that it happened. Totoo pong nangyari. Hindi po tayo mag-deny. Pero, these are the things of the past. Ito po yung mga nakaraan na administrasyon noong una pa na hindi rin mapigilan yung kapuso. Pero ang tanong ko, kung hindi rin ba't kapuso rin ang ginawa nila?
lalong-lalo na sa mga inosyenteng bata, inosyenteng mga kababayan natin na naging biktima sa kanilang pangakuso. O hindi pa parehas ng rape. Ilan sa kanila naging biktima ng rape? Ilan dito ang namatay na walang kalaban-laban? How many were purged? Ilan dito ang binaril niyo sa ulo? Nang dahil ang pinagdudahan ninyo na asit ng gobyerno, tanungin ko kayo, magagaling na congressman ng mga kanimang grupo. And I am addressing this again and again sa inyo. Okay? Kailan ninyo ilito o katarantaduhan nito? Okay? So, lang no? So, kaya nga po, we keep on reminding yung ating po mga kababayan. Kaya nga po kami ay nag-iikot ngayon para po sa ating InfoCare Drive. Okay? But, sabi ko nga, we have to be very ready, lalong-lalo na po sa part ng PNP, no? So, kung paano po natin ipu-fully implement ito, no? Especially sa mga transport sectors. Itong pong ating mga jeeps, mga buses, mga MRT, LRT. So, hanggat kaya po nating i-remind lahat, we will do it. General, the vaccination program, mukhang wala pa yata ang kalinawan kung sasagutin ng LGUs ang vaccination sa mga local police na yan. Yes, ang vaccination po kasi, I think the best agency that would answer that would be ito pong DOH. Okay, ang sa atin po rito, we will just provide the security needed if ever the LGUs or the DOH would ask for one. General, may pinapatanong lang kung nakarating na po sa inyo, security plan, kung meron na ba? Kasi may, sa February 21 to 22 sa Menjola, around 60,000 ang inaasa na dadalo sa rally para sa pagsusulong ng revolutionary government. Yes, it already it has come to our attention already, and we have tasked the Manila Police District to prepare the necessary security plan, no? And syempre not withholding the security and the yung pag-follow po sa IATF rules. So dapat po higpitan pa rin yung pag-implement ng minimum health standard of COVID. General, ano lang ah, singit ko lang, I don't know kung nakarating na mo sa kaalaman ninyo. Meron daw police na nakasagasa ng babae during their operation sa Panginyaki. Tagamandali yung police daw, sir. Hindi ko pa po na-receive, but we will investigate. Okay, sir. In case ba, sir, may provided assistance, pag ganun ba? Pag alimbawa sa, during the operation, alimbawa, sir, naka-aksidente, ganun, paano yan? Kung may mga ganyan na eksidente naman, dapat they should be responsible enough to face the consequences. Dapat po tulungan nila in December. So, hindi ko pa po nabasa yung report, but we will follow it up. Yung balik po tayo sa insurgency. Based yes, on testimonial kanina ng isang babae, unknowingly daw may mga barangay officials na sumusuporta na pala. So, anong protection mula sa PNP para sa kanila kung malaman? Ganito po kasi yan, ano? Kaya nga po we've been addressing the problem po sa ating mga local LGUs, lalong-lalo na itong mga punong barangay. Tama po kayo, kasi ano yung sabi ko nga, there's no wrong with the expression of one's opinion. Okay, pero unknowingly baka mamaya yung mga sinusuportahan natin yun na pala yung papunta ng kaliwa. Alam nyo, magaling mag-receive itong mga to, magaling manloko, ang galing magsalita, ano? And usually, sasabihin nila ganito-ganyan, yung kabulukan ng gobyerno, mga ganyan, only to find out later, kasama na pala sila sa sumusuporta. Ano? One specific example dyan, yung sinasabi ko sa inyo, mga drivers, pahinante ng mga truck. Okay? O imagine, hihingian mo yan, on the guise of joining their union, hinihingan nyo ng 10%. O saan ang justisya dyan? Ulit-ulit ko sinasabi yan, di ba? Okay, so unknowingly, they are supporting their cause on the guise of protecting and securing them. Mm-hmm. Saan ka makakita ng minimum wage ka na pa ng 10%? Mm-hmm. Okay. Sa schools recruitment po natin, paano po natin mapapagsin yung pagbabantay sa mga estudyante na... Siguro, alam nyo, sabi ko nga, I am also an active participant before, sa totoo lang. Okay, way back 1982, 1983, I was even wearing yung yellow t-shirt. Mm-hmm.
na may Ninoy. Okay, sa totoo yan. Yung sa mga Victor po, General, napakondak po ba tayo sa mga schools? Just in case lang na bumalik na sa normal. Yung... Yes, actually, kasama po yan sa ating... Ang sa atin naman dito is, ang choice naman is nasa kanila. Okay? We just wanted to show the ill effects of journeying if ever. Kasi alam nyo, sabi nga nila, nasa huli palagi ang pagsisisi. And marami na po nangyari yan. Yung sinasabi ko pong 1,000 plus students are missing, totoo po yan. Okay? Kaya nga sabi ko, I'm challenging them. O explain to the people, where did these students went? Saan sila nagpunta? Ito yung mga missing na students ang sinisisi ng gobyerno. Bakit? Tanayin ko kayo, ano ang makukuha namin dyan pagka kukunin ko itong mga to? Sige daw. Sige nga. These are my students. Okay? Expressing their opinion. Ano makukuha ko? Will I get something? Will I gain something from that? Nothing. Okay? Okay, kayo, tanungin ko kayo. Okay, why did these people, why did these students end up dying in the battle zone? O, sino nag-recruit yan? Kami? General, batay sa datos kung meron man, ano sa anong city sa Metro Manila ang most vulnerable talaga? Marikina ba dahil katabi ng Rizal? Yung record kasi na yan, nakuha ko yan when I was the district director of Manila Police District. Okay. So ibig sabihin, anong mga eskwela na nandyan? Okay? So itong tanong ko sa inyo, ilang estudyante pa ang lolokohin natin? Okay, di ba? So, marami naman kayong congressman na nandyan. O unahin nyo yung mga anak nyo. Dali nyo sa bundok. Maganda man kayo yung adikain natin. O, samahan ko pa kayo. O, I'm challenging that. So, ilabas itong sinasabi ko para marinig nila. Okay, kung maganda yung adikain nyo, unahin nyo yung mga anak ninyo. Ang problema, yung iba na saan? O, di ba ta sa Europe? O, kita mo? O, sarap ng buhay. O, samantalang yung ibang bata, ayaw nyo ibigay sa sarili ng magulang. O, akala ko pa maganda yung adikain niya. Ba't yung mga anak nyo nasaan? Sige nga. Alright. Thank you, sir.